One TV special, 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 special report, special report. Salamat kayo mga birdie sa introduction, murag taas taas. So akong dakong pagyugbo o paglahod sa atong halangdong mayor, Samuel L. Parinilog, sir. Municipal Vice Mayor, Ma'am Estela O. Estanio. Sa atong sangguniang members, barangay officials, barangay captains, sa atong MSWD officer, Ma'am Merlin Molo, o sa iyang mga kaumban sa buhat, o gilabi na sa atong mga women's association sa kadaiyang barangay. Maayong buntag o happy women's month. So, no? Very lively ang atmosphere. So, una sa tanan, in behalf of our regional director sa DSWD, si Sir Ramel F. Hamen, I would like to take this moment to express our gratitude of dakong kalipay sa pag-imbita o paghatag o opportunity sa DSWD na makasaulog usab diri sa lungsod sa Tudela sa Women's Month. So I believe that just like any other municipality sa Northern Mindanao, sa tibuok Pilipinas, ang Tudela gahatag o dakong bili o importansya nga ang mga lalaki o babae adunay equal opportunities. O kami sa DSWD, kauban ng atong mga local officials, nagapaningkamot to achieve a situation where everyone, regardless of gender, mapalalaki, babae, bayo, tomboy, can get quality education, trabaho, o ilabi na respeto. So ang atong kababayanan have made significant contribution sa atong komunidad, especially diri sa ato ang lungsod. So mga babae nag-atiman sa pamilya o panimalay, mga babae negosyante o profesional, mga babae leaders nato sa gobyerno o sa atong simbahan. But women still face disadvantages o mga kalisod. Dili kayo sila gakahire sa mga trabaho na traditionally mga lalaki ang gatrabaho. For example, kanang sa mga pag-welding, pagpintal, nga sa atong mga mata bitaw sa atong pananaw na anad ta nga mga lalaki ang gatrabaho. So, kinahanglan na nato siya usbon. Ay another DI na kalisod na very rampant sa ato ang panahon karon is ang kanang taas sa kaso sa mga kababayenan na naka-experience of domestic abuse or violence against women and children or katong ginatawag nato nga VAWSI. So kaninga mga pananaw o mga panghitabo, kinahanglan nato ni siya usbon, pinaagi sa pagsuporta sa edukasyon sa mga babae o mga batang babae. So hataga nato sila og higayon ang mga babae nga makakuha og disente nga trabaho. I-enforce pud nato ang mga balaod nga nagpanalipod sa kababayenan. O ilabi na atong i-call out kung naatay makita ng mga discrimination against women or any gender. So I urge everyone, each and everyone, to reflect on the role you can play in advancing gender equality. Whether you are a policymaker, atong mga sangguniang members, atong barangay officials, a business leader, a community worker, or usa lang ka individual sa atong komunidad. Mga ma'am and sir, your actions matter. So ato sang suportahan ang mga policies and initiatives that promote gender equality. Challenge nato ang mga gender stereotypes sa mga lalaki o babae, o ang mga biases sa atong mga komunidad at sa atong trabahuan.
i-advocate nato o atong tabangan ang mga babae o mga batang babae sa atong mga spheres of influence. Together sa DSWD, sa atong sa lungsod sa Tudela, kauban ng atong mga leaders, we let us work towards a future where gender equality is not an aspiration but a reality, where every woman and every girl has the opportunity, rights, and resources to achieve her fullest potential. So ang Tudela, makaanhi mag yung Tudela kay at trivia, dirigit po nag intern. Well, in my college days, I was a social work student sa Lasal. And diri ko na-assign mag-intern. Mag-intern. So, nakasakal ako sa gala, sa namon, naabot na ako na. So, it was, I am very happy na naabot ko diri, no? Ibalik ko diri as a resource seeker, but not an intern anymore. So, ang Tudela, usa ka nindot nga lugar. And implementing gender equality will make it even more beautiful. For in empowering women, we also empower in humanity. Daghang salamat og abante Tudela, Ascenso, Misamis Occidental. Again, ladies and gentlemen, our honored guest speaker, Ma'am Edwin Adelino Cabanao, Project Development Officer to DSWD Region. Regional office next. Again, thank you so much, Ma'am Edmi, for giving us the significance about gender equality. This time, to make us more empowered, let us hear the message from our very own Honorable Vice Mayor Estela Ubod Estanyo. Ang ato ang amahan sa lungsod, mapinagao natong mga kababayanan, Your Honorable Mayor Samuel Parolino, ingon man sa mga kauban na sa kunyang bayan members, then equally nag-promote usap sa welfare sa atong kababayanan, Your Honorable Melvin Langi, at ang chairman sa Committee on Social Services, Honorable Maganti, ITMAR, and Honorable Rudil Ubod. And of course, inyong nalungog, ang manindot kayo, very informative, very nakapa-challenge na ito, ito ang mga mensahe sa ito ang guest speaker, Karong Puntaga, Ma'am Edmi Avelino Cabanao. Ma'am, thank you so much for gracing our celebration today. Ma'am Marley Molo, SWD officer, ang ato ang inyuhang boss na Karong Puntaga, especially sa itong mga dancers. So naadire ang itong mga hurado na mo-wish no, sa inyong performance. Of course, my very good friend, no, si Sir Gando, naadimhi, kailan ang mumuruman yung taga-adapted sa Tudela. And of course, iyong mga kauban, which I believe will be introduced later, and maybe during the binalpal, nahimo siguro mong judge si Sir and Ma'am. Salamat sa inyong time. Sa ito aha, focal per, MSWB focal person sa kababayanan, si Lorna. Lorna Lamura. At ang mga officials sa federation sa mga kababayanan. Ang ito ang
President, si Papa Presidente nato, ay okay, si Mrs. Luzminda Balacas, si Minda, ibon man sa iyang mga kauban, mga officers, mga President, Women President sa kalahilaing barangay. And of course, especially, kaninyong tanan ng mga members sa Women's Federation sa Tudela. Usa ka maanindot na adlaw sa kaso sa ulugan natong mga kababayanan. Last Monday, sa amuang sesyon, ang inyong mga opisyalis sa Federation, in the person of ni President Luzminda Balagtas, si yung mga kauban, naging atubang na mo, milami no, sa ilang gamay katuyuan, para sa umaabot na kalihukan sa Provincial Women's Month na as culmination. So nasa ipaabot na gamay na kay concern sa ngayon wala man ang ato municipal mayor kay na fiesta niya sa ilahang barangay. So gamay na to nga problem ba? Among ipaabot kanila ang challenge na by hopefully by next year na ang makam up na no, kalihukan, pili lang ang kalihukan na susama ni Inyo. But, magkaya po kalihukan na we still sustain kaning tipo kayo ng adlaw ang atong culmination sa Women's Month celebration. But then, the challenge is hopefully na it's from the, no, the leadership. Pili lang tumakaingon na sa Federation. Siguro sa amo apod sa LGU, na MSWD office, kanamo siguro mga head of office, ng mga kababayanan, kanamo ang mga officialis sa atong lungsod ng mga kababayanan, na magpahigayon kita o mga dugang o mga kalihukan, na mag-highlight kanatong mga kababayanan kung unsa di ay no ang gitawag og kanang limitless na mga abilidad, kakayahan natong mga kababayanan. Dili lang mag-showcase no kung unsa ay atong mga talent, mga skills, mag-aatag og honor, recognition sa mga kababayanan na migubiyan no sa ato ang mga limitasyon isip mga kababayanan. Kung dili, ato nga makalihukan na mag-empower sa uban ng mga kababayanan. So, daghan kayo i-discuss kay ganyan itong guest speaker. Mga importanteng butang na usa makaayo sa usa ka sa welfare o usa sa usa ka identity, pagkatawo sa usa ka babae. So, kabalo ko nga, balik-balik ninyo ning madungog every celebration. Pero kanunay na to ni nga, na-encounter every day sa itong kinabuhi, isip mga babae, isip asawa, isip inahan, no? O isip trabahante, isip, no, trabahante, isip mga self-employed na mga kababayanan. So hopefully, mauna nga atong challenge sa atong mga leaders as gikan karon no before mag-budget by October no mukhang ako mga proposal kasi mga programa sa mga kababayanan na mag-promote, mag-empower yun sa mga kababayanan. No, so sama nga sa dimension ako, mag-promote sa mental health sa mga kababayanan. Daghan kay nag-antos, no, mga kababayanan, na pamili ka mo, natay na ilahan, na mga babae na nag-suffer katang ingon ni ma'am o domestic abuse. No, therefore, they are also mentally, no,
no? Not healthy. Kaya mga problema financial, no? Di ba? Sometimes, murag itag mabuhang. Daghang maningil. Oh, so, that's part of mental health. Kanang, no? Kanang sinira ka o pibuyon sa imuhang banan. Kay wala kuno ka nakatampo sa economic development, no? Sa imuhang pamilya. No? Dili ba na torture? Emotional torture. So, kana siya, iapag i-address na siya sa toang mental health. O, sa daghan pa, mga issue related sa mental health. O, kana issue na makapaboost, no? Sa atong confidence, isip o sa kababayi. So, ikaduha, issue sa panlawas, no? Sa health, sa ato ang mga kababayanan, kaya atong mga babayan, kababayanan, na ay mga sakit, na, siyempre, mga paratagis mga babae, na daghang nag-suffer, ang uban, wato ng doktor kung grabe na, no? Kay walay early detection, kay, siyempre, ang ato ang means, para makakuha tao na-ay assessment early on. No? So, ano mga balatian sa matres, sa itong reproductive health. No? So, kaya niyang gapita, wala ba mo yung mga kabalakan? So, wala man tayo pap smear, kadaan, kadatuin. Kinsa man ninyo mga kababayanan, yan ay regular annual physical examination. Kada tuig. Ha? Pila ka porsyento siguro na ay wamagani siguro kaabot mag 10%. So that's one of the challenge that we need to address. Kung pili makikir, tanan at least na ipipila every year makikir. So, pili lang na ano problema ang reproductive health at pili na kanin sa tutoy, no? Sa tutoy, mga breast cancer, ng mga symptoms, on how to prevent, on how to combat it in early stages. So kasagaraan, mahawang yun ang mga sakit sa mga kababayanan. And of course, bisag ang basic na mga balatian sa lawas, quadres, ganang mga sakit sa kasing-kasing, no? Sakit sa high blood. Okay, tanan lang, ipasaan sa mga kababayanan ang problema sa pamilya. So, inaot, no, nga, si Doktora Villa at ang municipal health officer. She can propose, no, mga mga kalihukan kay mga kasagaran ng mga naamang tayo PhilHealth, mga kababayanan, naamang PhilHealth. Kaya po ito yung target kinahanglan na walay mga women, members, o babae sa itong lungsod na walay PhilHealth. Kaya mga president sa women, inyo ba po nang isunta sa inyong mga kalain-lain ng mga barangay? Na at least, no, walay ni isa kamimbro sa kababayanan. O bahala wala nang formally pamimbro. Basta kaila ka na babae na sa inyong barangay. Kinahanglan tana na ay PhilHealth or nakagamit o PhilHealth sa ilang bana. Kaya naanaman tayo ka to, i-consulta. Na pwede mo magpakonsulta ni Doktora pagkat nasa to ang RHU. So, kung sa pailain issues mga kababayanan, no? Akong dakong pagsaludo, no, sa mga kababayanan na daghan kayo ang racket. Nakagrakit. Hands up to, kinsa ba ng mga online seller? Kinsa ba na namaligya o mga ukay-ukay din ha, sa Facebook? Hands up mo. No, dako kayo akong pagsaludo. Dako kayo akong appreciation sa inyohang mga ibuhat, mga kababayanan. So, maumo ang isakay mo, no, kung unsa ang trending, inanadapat ang mga kababayanan, no, hindi yun maulaw, manghita o mga diskarte. So, kaninyong, nakan pa kayo mga diskarte, no, na yung mga kababayanan na,
daghang ipanggalan ng mga negosyo. So, naako'y na-encounter na babae. Ako kay tabot na pa ba ito sa ako ang cellphone, ako yung siyang picturean, videohan. O sa kababae ka na rin, pero hindi ito taga Tunila. Murang taga Osamis to. Luhoy kaayos siya. Siya mismo ha, natingala ng kanina kay nangumpra siya ang mga junks. No, mga junks ba sa balay? Mga sim, mga daan niya appliances, mga plastic. O, so natando ko niya, kaya abit kong na siya kauban nito gawas na may mukhakot sa iyahang mga ipangpalit. So, okay, siya raman, siya pag-i-drive sa motor. So, mo na ba ma, siya ko no, kanang biniyaan sa bana, niya na pa siya kamay na, alam. So, makarinig ka, matanglog yung ka, kakabalo na itang mga kababayanan, nang sa'yo ito ang limitasyon sa itong physical. Pero kaya rin ay nato, no? Kaya kaya sa itong mga kaubang kababayanan. So now is the challenge, yung nga before, it's the challenge na itong nanawa sa mga opisina, no? Sa SWB, sa LGU, sa itong barangay, sa leadership sa mga women. Ato ang challenge, yung mga unsao nato? How to empower other women? Pinagi sa mga kaliwatan. Pero na natong mga kababayan ang tanan, ang atong challenge is how to empower ourselves as women. Saan nato paghatag o no? Unsa empowerment? Paghatag o kusog, gahong, isip o sa kababayi. Mamustanta, mupalugta, mamahimot ang pusog sa atong pagsataksa ka, mga pamilya, o sa atong kaugalingon. And of course, ako po ni Bagbag, importante kayo. Pero guilty ra ba po ako sa kay? We tend to forget no, our own well-being. So wala tayo self-love, mga kababayanan. Pinanggapan niyo yung mga kagalingon, mga kababayanan. Ha? Oh. So, kinalaan mo, once in a while, dili lang ni siya pag-inalti, no? Dili promotion sa atong mental health. It's okay na once in a while, pwede ka na bulan, magpamanicure ta, magpapinicure. Pwede magpa-facial care, masahay, magpamasahe, magparibad sa atong buhok. No? Maglingaw-lingaw. Maligo. Panalagsa, uban sa itong magbingol sa itong mga bangkada. Palagsa lang, no? Not all the time. So, kaya siya, importante na siya para sa ato ang mental health. Para ma-sustain ato ang atong mga obligasyon kada adlaw sa atong inaluhin isin atong pag portray sa atong role na mga kababayanan. And no, daghan pa kayo mga utang nanindot kay istoryahan para sa mga kababayanan. And it will not, no, one day, celebration is not enough. So mga nabalitan yung naka-challenge. Hopefully it's a one year na, no, paghatag o empowerment. No, katong yun yung equality, nana. Kabalo na ta sa itong mga rights. No, and yet, woman, no? Woman as we are, nagpakababae lang yung punta. No, may nang submissive wife, no, no, that's not the problem. Okay lang na siya. But then, we also love ourselves. No, kaya hindi na itong higumba ng itong kawalingon. Base kadugayan, no, ma, magka-mental illness ta or kapuan ta o mga lain-lain nga mga sakit and ultimately, no, makapiya ta sa ito mga pamilya ng mga anak, no? So that's why na you love yourself first, mga kababayanan. Okay, so din na lang ako ta, so kay kabalo ko, excited na ang tanan sa pinaka-highlight na ito. Karong punta ka, no, din ang dance contest. But later on, ang pinaabot sa tanan, the first time,
ato ang search for Ginang Tudela. So I would like to congratulate once again the Federation for organizing MOD. Is there a special na itong mga activity for today's culmination of Women's Month. So mabuhay ang mga kababayanan sa Tudela! So empowered na ta, and then we God bless all our kababayanan sa atong lungsod. So maayong buntag! Our first judge is a professional choreographer, a licensed choreographer conducted by the Department of Tourism, Region 10, held at Oroquitas City, year 2015. A member of the Association of Tourism Officers of the Philippines, or what we call ATO, since 2019, conducted by the Department of Tourism 10, Philippines at Lawag, Ilocos Norte. A stage engineer, an event manager, an event organizer of Pasundayag sa Sinakaban every August of the year, event organizer of Sinakbang Festival every March of the year, the municipal tourism officer
of the Municipality of Sinacabang. Ladies and gentlemen, help me welcome our multi-talented individual and a public servant, our first judge, Sir Janier A. Pang-A. Our second judge, a president of Queen Elizabeth LGBTQIAT organization, Sinacabang Misamis Occidental, a choreographer of different dances such as modern, chair dance, folk dance, festival, and more. Pageant director of this year's Inan Tudela 2024 as part of Women's Month celebration. Choreographer of Women's Creative Modern Dance Competition at Sinacabang Misamis Occidental, garnering as champion. Choreographer of Elementary Creative Modern Dance Competition at Sinacabang Misamis Occidental as champion. Event planner, choreographer, organizer, pageant director, and a talent enthusiast, elected as first barangay councilor of Kalupan Baho, Sinacabang Misamis Occidental as Committee on Appropriation. Ladies and gentlemen, our second judge, we have Honorable Nicole Lastero. Our third judge finished his bachelor's degree in hotel and restaurant management at Jose Rizal Memorial State University, Dapitan City. Has been dancing for 16 long years and developed his mastery in the field of dancing, not only focusing in one genre. Former member of Bagong Olzamison Cultural Dance Troupe, known and highly recommended dance coach in school-based, province-wide, municipal-wide dance competition with consistent winning placements. Founder and choreographer of Jimenez Heritage Young Performing Arts, or TRIPA. Dance director of Tribu Clarin and Tudela during the second Perangat Festival performed last November 11, 2023. A member of Koryo Mindanao Incorporated, an association of Mindanaoan artistic directors, choreographers, cultural workers, and festival musicians. Three-termer councilor of Santa Cruz Jimenez Misamis Occidental. A cultural engineer, choreographer, event planner, host, and public servant. Ladies and gentlemen, help me welcome Honorable Jando Paso Tare. But before our dance contest, let us hear an inspirational message from our very own, the father of our town, Honorable Samuel Lagat Paruino, our municipal mayor, the man of the hour. Si Lorna, kami po yung paglipon. Lorna Lagat. Ayong kontak sa tanan! Dili ba na ko ay puno mo kayo? Kay agaw ko tawag sa tawang buotan, matinagdaan na Vice Mayor, Vice Mayor Cha, sa tawang mga kajialis, Honorable Tampo, Honorable Jingoy, Honorable Maganti, Honorable Lagi, ang wala niya, mga bigay ba atin? Sa to, Kamis Kagulugi, Kapisir, Mamali, sa to ang speaker. Namina ba mo sa to ang speaker kay kanina? Ha, inana, kapinan ka ang mga babae. Sa to ang speaker, it may kabanaw. Mga barangay captains,
Kiyog, namo, support sa inyo ang mga dancers, sa inyo ang mga women's, in every barangay. Barangay Captain sa Kulamutan Pahaw, Honorable Kapitkip, Honorable sa Maribuhok, Coxing, Ato Kutsihal, Jinggol, Honorable sa Sibak, Honorable Dimoy, Gamutin, sa Upper Sintro, Honorable Nakarangbon, Napo, Honorable Adisir, Loksoon, Kuya, Honorable Lauron, Holpa, Honorable Sumatra, Silang Karagustin, Honorable Sabirila, Honorable Napikit sa Dipagas, Asangoban, si Bigoy, Coxis, siya Kapitan, yung Kapitan ng Sinos ng Anado, BBC. Women's President, Balagdas, nag-hapon, wala na yung ulihin. Konsiyan mo siguro ni siya sa Kalangkutan, Women's President. All officers sa mga women's, tanan ng mga kababayan, anyang karon, huwag atong wala, sakot sa itong lungsod sa Tugila, i-greet ko na ito karon sa inyong day. Sa itong mga board of judges, headed by Honorable, ay kung siya mga, yan o, Honorable Gando, Ministro Gando, ni kung si Mayas yung adapted. Adapted yung kainin ko, all activities sa Manila, barangay man, o magdagmay, o magdag ko, Sir Gando, alalay din din kayo. Okay, ako, nahurot, ang ato ang guest speaker, sana kayo ang iyaha minsahi niya ninyo mga kababayanan. Nakabalo ba mo ang mga babae sa lahing nasod? Dili lang sa lubon sa bana. Dili lang nag-atiman sa iyahang mga anak sa pamilya. Gisaligan usab sa panginabuhi. Kita mo sa lahing nasod, ang mga babae, elektrisyan, kat-kat sa puste, may kayong mayo sa kurente. Driver, dagpat ang truck driver, gagpay kayong babae, Korea, siguro to, or sa itong naraso, or mag-insip. So, pag yung kayo palagan, mag-plot niya, siya na yung mag-puli, dako kayong ligid. Kayo mo ko ba? Unbelievable yun kayo. So, ang mga babae, hindi lang presa una. Powerful na kayo mga babae. Nangamin na yan mga presidente sa Pilipinas, babae. Mga senador, babae. Congressman, babae. Bagni pa doon kayo. Presa ko ang speaker, di ba? Cum laude, valedictorian, salutatorian. Pwede maging breta din mo ma. Okay. Kamo, nakabalo ko nga, dagko ko kayo ng papel sa inyong pamilya. Kabalo ko nga, dagko kayo mong nakaabag sa inyong mga banana. Diba? Dili naman ang babae karon presaw na nga, singga-singgahan, tas mana sa buhon. Dili na, oy. Kamo naman karon maningga sa bana because of law. Ang bana o pula tao sa sawa, wala yung demanda. Ang bana o maburutan sa sawa sa antang, wala yung bausi. Kamu mga babae, isang sipatan ng musik yung bana, pili na ninyo yung demanda. Kaya nga naman, ginaw-gaw mo, pinagis sipat. Diba? Limuan mo, balaon sa gobyerno, aron pagpanalipod sa inyong katungod. Ito ginoon ni Gisbeker. One TV special, 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 special report, special report.